na ang aking profesyonal na buhay at minarapat ko na lang mamalagi sa aking maliit na bukirin sa Alfonso Cavite. Subalit talaga nga pong nakakamangha at nakakatuwa, minsan nakakagulat, ang mga biro at paraan ng tadhana. Noong Enero 2023, sa araw ng paglulusad ng aking aklat tungkol sa kalayaang pang-akademiko or academic freedom sa mataas na antas ng edukasyon or higher education institution, ako ay tinanong ng aking mga malalapit na kaibigan kung pwede, nais, handa pa ba akong muling bumalik, tumulong at maglingkod sa PLM. Subalit hindi po ako seryoso nung panahong iyon. Ang sagot ko lang ay, oo naman, dahil pakiwari ko, ito ay masasabing isang suntok sa buwan. Sabi nga ng driver ko, malabo pa sa sabaw ng adobong pusit. Dumaan ang mga araw at buwan at dumaraming muli ang imbitasyon upang ako ay muling bumalik sa trabaho. Pero paminsan-minsan, nagtatanong din ako, meron pa bang PLM? Sa sarili ko, kunwari ka pa, parang gusto mo rin naman. Ang buong paniniwala ay hindi na mangyayari sapagkat kaya laking gulat ko noong unang linggo ng Oktubre 2023, muling nakatanggap ako ng pasabi na magsumiti daw ako ng aking mga papeles na akin namang ginawa, subalit sa aking pakiwari ay wala namang mawawala. At hindi na ako lubos na umaasa hanggang sa ipatawag ako ni Sir Bernie. No, sabi niya, at si Attorney Lacson, at magpunta daw po ako sa isang hotel. Siyempre, dumating ako na bihis dahil akala ko interview. Dumating ako nakapamburol, overdressed. Okay. Laking gulat ko nung ibalita sa amin na kami na daw po ang napili bilang maging miyembro ng mga katiwala o Board of Regents ng PLM. Kaya noong October 24, 2023, ako po ay itinalaga ng ating mahal na alkalde at pinagtibay ng konseho sa pamumuno ng ating vice alkalde ng siyudad ng Maynila na si Ginoong Yul Servo. Bilang miyembro ng mga katiwala o regent ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nasabi ko sa sarili ko, okay na to. At makakatulong ako at makakagawa pa ako ng ibang bagay sa aking pagkakabalahan. Kaya noong October 26, nauna kong pagdalo ng pulo ng lupon ng mga katiwala, sa kakaibang ikot ng mga pangyayari, ako ay nahalal bilang 11th Pangulo ng Pamantasan. Maraming salamat sa mga regent dahil hindi na ako nakapagsalita. Natulala ako bigla. Maraming salamat, Mayor Hani, nasaan ka man ngayon. I hope you will go home safely. Mayor Yul Servo, for all the support to our administrator, Sir Bernie. Sabi niya, we will give you all the support. The members of the City Council, the members of the Board of Regents, headed by our very good Chairman, Attorney Ed Serapio, Ma'am Lida Riddle, Ma'am Wilma Galvante, Dr. Pescadera, and of course, Sir Juanzon. At ang ating University Council at lahat ng mga kawani na naging saksi sa aking pagkakahalal. Bigla pong nagbago ang aking mundo. Paglabas ko po ng pulong, nagpatawag po ako ng Grab dahil hindi ako nagdala ng sasakyan upang magpahatid sa PPEX para umuwi. Ang sabi po sa akin na Attorney Carlo, hindi na po pwede sir. Kailangan na po kayong bigyan ng driver. At meron na daw pong maghahatid. Sige, sabi ko, hanggang PPEX na lang. Sasakay ako ng bus. Hindi daw pwede, kailangan ihatid ako. Kaya kinidnap po ako ng aking driver pauwi ng Cavite. Sa punta ito, nais kong lumingon at pasalamatan ang mga pamunuan ng PLM sa kanilang ginawa at ambag upang marating ng PLM ang kanyang kinalalagyan bilang isang pamantasan na may mataas na kalidad ng edukasyon na pinadutunayan ng pagpwesto sa iba't ibang pagsusulit.